Hello, hello everyone. Break, 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 break time against the light. Break natin, break time. Hello. It's our break, break too. I have 30 minutes lunch break. Ayan. Naantok ako ng sobra-sobra. Halos hindi ko na maintindihan yung aming ano meeting. Ang pangit naman ng camera nito. I'm using the camera of this. Ayan ito. Diba? Kumusta? Kumusta kayo dyan? Ang creepy ng camera nitong ano na to ah. Itong Samsung na to ah. Kumusta kayo dyan? Anong balita dyan? Kumusta mga kaibigan? Ako'y antok na antok. Antok na antok ang inyong ano. Yan. Sobrang antok na antok ako. I'm so sleepy. So, I have 30 minutes to go para tayo ay mag-usap-usap at mamaya babalik ulit ako sa aking table para ipagpatuloy natin ang ating trabaho. Ayan. Kumusta? Cordapia 76. Haba? Mga gising pa kayo? Mga against the light to ah. Gising pa kayo mga kapatid? Abay ako ay nandito ngayon sa aring kitchenette. Ayan. Mega Lab. Shout out. Jennifer Valencia. Ay, Gemma Lamas. Uy, nandito yung mga kaibigan natin. So, what is the difference of amendments and how it applies? Paano ba? Ano ba ang difference ng amendments at paano ba ito na i-apply? Okay? Yung, baka hindi nila kasi alam yung amendments eh. Kailangan ko pa silang lecturean. Tapos, ini-edit-edit pa yung mukha ko. Mga pangit. Diba, huwag yung i-edit yung mukha ko kasi first in person, hindi naman ganun yung mukha ko. Hello. Hi, gising na gala. Gising ka pa? Diyos ko yung ano, nababad na ng suka yung ano. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi sobrang inaantok ako mga kapatid. My goodness. Halo-halo yung mga kinakain ko. Merong mangga. May chocolate. May peanut. Ay, naku. Buti mamaya, masakit na talaga yung chan natin sa kaka-ano nito. Iba-iba yung kinakain natin. Para lang tayo ay magising. Diba? Para tayo lang ay magising, kailangan halo-halo yung mga kinakain natin. Mayat-maya, sasakit na yung ating chan. Ayan. Diba? Tapos nilalagyan ko ng balsamic. Diyos ko po, ang hirap talagang mapuyat. At talagang ano na ako. Nauubos na ang aking pasensya. Ayan, Cordapia, nauubos na po ang aking pasensya. Ha? Kung ang pasensya nila at yung pasensya ko, ay nauubos na. Hindi po ako naghihirap para lang ako ay ano. Diba? Ayun. Kasi pag ako kumakain ng mangga, pati yung suka, hinihigop ko. Ganun ako kumain ng mangga. Ayan. Diba? Gusto po. Pagpilang muna yung kakainin natin. Naglalaway na ako, ha? Mangga. Ay. Ganun po ako kumain ng mangga. Pero break time. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Diba?
Marami talagang ano eh, nagmamagaling dyan. Ito po yung ginagamit kong suka, ito balsamic vinegar. Diba? Balsamic vinegar po, masyadong maraming nalagay kong asin. Kaya, dagdagan natin ng balsamic ulit. Ang asin, ang ano, ang alat. Parang ano, gusto tayong ma-high blood talaga. Ito po yung brand ng aming balsamic. Apo. Uray lang ah. Ayan, at tumbok ngiwat ko. At tumbok ngiwat. Balsamic ang binigay natin. Sige na nga, hindi ko lang ngayon ipapakita kasi baka mamaya ano. Sarap naman yan. Oo, balsamic yung ginagamit ko. Mangga. Balsamic. Ang dami ko na ilagay na, na asin kasi ang ano yan, ang alat. Kaya tayo naka-high blood eh. Mmm. Mmm. Rap. Oh my God. Maglalaway kayo dyan. Mmm. Hindi nakakaintindi ng naman, Benz. Okay. Marami talaga nagmamagaling sa social media. Hindi nila alam ang amendments ng SIM tool. Napunta ka doon. Munta ka doon sa Asian food. Bili ka ng bangga. Mm. My favorite dressing. Oh, ngahan. My favorite dressing is balsamic. Bakit ganito? Alam, ginamit itong Samsung na ano na ito, ang pangit. My favorite dressing. Hindi ko na ipapakita kasi ano kayo, naglalaway kayo. My favorite dressing, salad dressing is balsamic. Yan. Balsamic vinegar. And, ba? Yun yung favorite ko. Okay? Yan ang ginagamit kong balsamic. Alright? Hindi tayo cheap, ha? Hindi tayo cheap. Hindi tayo cheap. Diba? Hindi tayo cheap. Yung mga pinaghihirapan natin na pera ay ibinibili natin ng mga dapat natin ibili. Hindi natin ibibili at ipamimigay lang ating kwarta sa mga taong walang magkwenta. Asim. Diba? Diba? At yung mga hindi nakakaalam ng amendments dyan, madali lang mag-Google. Google mo o Google mo. Ang amendments, okay? Kahit may isang bylaws, ang isang kumpanya, o ano bang klaseng tawag dyan, once na inamend ang isang bylaws, ibig sabihin, nag-a-apply lang yun pag nasa written na. Kakainis, buti yan dito pa ako labas. Pero, bibili rin ako ng pag-uwi ko ng... Ay, nako. Ang tagal-tagal ko na sa HR, ah. Tumanda na tayo sa kaka-HR, pero, at saka sa legal, anong tayo, paralegal, pero, hindi pa, ano pa naman, ha? Yung utak ko, ano pa naman, anong tawag dito, yung utak ko ay hindi pa naman, ano, hindi pa naman kinakalawang.
Ay, 52 live viewers. Diyos ko po, baka makaligtaan ko yung 30 minutes ko. Mayayari tayo, ha? Diba? Hmm. Diba? Hindi po. Hindi po, ang amendments, hindi pwedeng ano lang, bunganga-bunganga lang. Mm, hindi pwedeng ganun. Kailangan written yan. Okay? Especially by laws. Pag may inamend sila ng isang bagay, kailangan nila yon written. Hindi pwede yun ano lang, verbal. Okay? Hi, Kimmy USA Megalab. Shout out. How are you? How are you, madam? Diba? Mm. Hindi po yun ano. Kung hindi po yun, kung hindi pa yun na-written yung bylaws na yun at hindi yun napanotarize, ibig sabihin po yun, invalid po yun. Kaya na po yung mga hindi nakakaintindi, ha? Diba? Yun po ang ibig sabihin. You cannot amend anything without written, ha? And notarized. Oh my God. Yes! Correct! Ang mga syungs nga, ay naku, Diyos ko po, ito na naman tayo, eh. Nagle-lecture na naman tayo, eh. You know? Kahit anong bagay, okay? Useless na magngaw-ngaw ka lang, magngaw-ngaw ng magngaw-ngaw dyan, kung hindi naman yon nakasulat, nakasaad, at nakanotaryo, kasi anything it's on the paper, should be in the paper, okay? Black and white dapat yan, and it should be notarized, because once na notarized ang isang bylaws, sinasubmit po yun sa korte. It's been recorded to the ano, saan ba nare-record yan? Sa clerk of the court, okay? Anything that we notarize has been submitted, okay? Meron kopya yung clerk of the court, alright? Itaksak nyo sa mga utak nyo. Kasi sometimes, you guys only go to the in front of the camera not even thinking what came out you guys' mouth. And you guys, so funny. Nakakatawa kayo. Pinapakita nyo lang kung paano kayo kabiho-biho. Iinis ako. Hi, Michelle. How are you? Hindi nyo alam. Okay? Anything, any documents, any bylaws, any laws, anything. Okay? Anything. Kahit pa memorandum yan eh. Memorandum of agreement, it should be, ha? Sign, originally sign and notarized, and then you need to give extra copy to the notarized personnel because they need to file that in the clerk of the court. And you can see there, and if you lose that that copy, you can go to the court and then ask a copy for it. Kasi nandoon yung book number, record number. Naku, naiinis na ako. I'm still on the work. Julie, may galang shout out. Ay, nako. Kaya sometimes, nakakatawa talaga kayo. As in, nakakatawa. Tapos, ini-edit nyo pa yung mukha ko. Ay, hindi nyo kailangan i-edit yung mukha ko at papangit-pangitin, paitimin, kasi hindi naman yun ang itsura ko sa personal. Alright? Okay? Yung nakikita nyo dito sa camera, it's really different if I use, pag nakikita nyo ako sa personal. Hi, and there... talking about education. Alright. Just kayo nang i-educate ko kasi parang hindi nyo alam kaya. Hindi ka pwedeng mag-ngaw-ngaw lang ng mag-ngaw-ngaw ng mag-ngaw-ngaw. Ito, i-amend ko ito. I-amend ko ito. Babaguhin ko ito. Nagko-contradict lahat yung mga pinagsasabi nyo. Okay? Nakakahiya. Nakakahiya. Because if you guys talking about bylaws, oh my God, I think you are not the right
or right person to talk with. Kasi hindi maling-mali yung mga sinasabi nyo dyan. Nakangaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, nakakahiya. Contact with signed documents. It must be and the court. Kasi ano, akala nyo yung mga bylaws na pinagsasabi nyo yan? That's not a simple documents that you just, you know, discuss and then amend in verbally without any changes, what section it is, what page, what context, anong paragraph, what paragraph did you amend? What paragraph did you amend? Did you write it down? Meron bang revision? Did you revise it? Is there any revision and amending and then amending that paragraph? And that pages? And then did you file that an amendment? It's that written? It's that notarized? Do you have any copy that it's already filed from the clerk of the court? Oh my Jesus! Come on now! pretty Kimi. Ang taas ng education. Diba? Mapapahiya talaga kayo sa akin. Kalma pa ako nito ah. Kalma. Uy, meron pa tayong ano. Kaka-off ko lang. Kaka-ano ko lang eh. Doon sana ako sa table ko mag-ano. Kaso nga lang, there's a lot of confidential. Maraming confidential doon eh na hindi natin pwede. Kaya mag-move ako ng location. Happy morning! Hello, mga kaibigan. Julie. Ayan. Di ba? Kunting kasunduan nga lang pinapa-notaryo natin. Eh di lalo na po yung ano, yung bylaws ng isang kumpanya or bylaws ng isang group, large of group, because you need to submit that, You need to submit that copy, that amendments, to the SEC. Okay? Okay. I have just got back. Luncheon. Wow! Nag-luncheon ka. Wow! Levy de Guzman, sometimes, okay, huwag na kayong magta-topic ng mga kung anything, especially it comes to documents or any amendments. Kasi mapapahiya kayo kasi buong mundo po yung nanonood sa inyo. Oh my gosh! Binibigyan nyo lang ng kahihiyan yung mga kasarili nyo. Totoo. Promise. Promise talaga. Hi! Diyos ko po, simple. Kung hindi nyo sigurado yung mga tinatackle nyo dyan at saka mga pinagsasabi nyo, okay, para hindi kayo mapahiya at hindi kayo pagtawanan ng taong kini-criticize nyo, okay? Sabagay, hindi naman kasi lahat, you can Google it. You can get all the answers from the Google. Especially if you have no experience, Kung lack of experience ka, if you lack of experience, hindi mo kayang i-deliver yun, hindi mo kayang explain. You cannot explain that thoroughly. Nako, Diyos ko po, nagkabulol-bulol na tayo, ha? Nagkabulol-bulol na tayo. Paano mo na-explain ang isang bagay kahit may Google tayo, ha? Ay, hindi yan. Di ba? Paano mo pumarap ka sa camera, nagtanggit-banggit ka pa ng mga bylaws dyan, mali naman yung mga explanation mo. Ang hilig mo pa naman gumamit ng Google pag nagpre-present ka. Ginugol kito, RA, blah, blah, blah. Ako, hindi ko na kailangan ng Google. I know the answer already. Lack of ano ka eh? Lack of experience ka eh. Ako, alam ko na yung answer. You know why? Kasi naging trabaho ko yan. Diyos ko pa. Pakitaan mo ako ng klaseng iba-ibang dokumento. I can read that. So, naiintindihan ko yan at kaya kong basahin kahit pa nakapikit ako. Ay, Diyos ko po. Different kinds of documents or agreement. Anong klaseng agreement ang gusto mong ipabasa sa akin? Affidavits, agreements, complaints, any kind. I can draft
kaya ko ding mag-draft. Kimi made 2,000 bucks with one client, pero humble siya. Correctus! Yes, that's true, Michelle. Mine either. You know, if they call me because they need me, especially, mayroon silang if they need any consultation from me, or any ideas, or anything, I get paid. Pinakamahina na yung ano, sometimes hindi ko nang ina-accept eh, kakaupo mo pa lang yan, sandali lang yung usapan, wala pang 10 minutes, ini-issuehan na ako ng cheque ah. Oh. Ay, not everything you're fine in Google. Yes. Ay, use amendment in a sentence. Correct. Diba, Kimi? Diba, if you, use in amendment in a sentence daw. Oh, Michelle daw, using amendments in a sentence. Naku, ayan tuloy, tinanong ka na. Gamitin mo daw yung amendments sa sentence. You know, you can only amend things. Yeah, of course, sometimes if you're doing an amendment, kailangan mo muna ng ano yan. Kailangan muna ng pag-usapan yan. You know, you need a meeting. Mag-meeting kayo. Meeting, and then you need to agree with which paragraph. Ha, kung ano yung ina-amend mo, which paragraph you're amending and what page it is. And then after that, after all the conversation and negotiation, okay, host, please use amendment in a sentence. Ikaw na. Sinasagot ko lahat. Ikaw tinanong, hindi na ba ako eh. Di ba? Halimbawa, ina-amend ko ng isang bagay. So, paragraph 1, sinabi sa akin na hindi na ako pwedeng, tinanggal na ako, di ba? Tinanggal na nila ako. So, tatanggalin ako doon. So now, inamend nila, hindi na ako pwedeng mag-participate because they are amending now that sandali. Ha, Michelle. hindi na ako kasama doon sa officer, something like that. Or hindi na ako mag-ingat kayo sa mga binabanggit-banggit nyo, especially amending or amendments, bylaws, memorandum, agreement, anything. Anong gusto mo dyan? So, kailan ba nag-a-apply ang amendments? Okay? Kailan ba nag-a-apply ng amendments? Di ba? Ang amendments, kailangan, nandiyan na yan, nakapag-meeting na kayo, nakapagkasundo na kayo, na ito yung babagihin na ganyan, na-review na, yun, the amendments that made should be reviewed and agreed to everybody. And then, doon muna ipapasok yung page na yun, amending this, paragraph 1, gaganon na yan, paragraph 1, one of one, state that, blah, blah, blah. Diba? Yan, minor change, tama, to improve. I-amend nila yung doon na kailangan nilang baguhin. Halimbawa, improvements. Gusto nilang may tanggalin. Yun, ganun. May tanggalin sila na hindi na pwede, hindi na nag-a-apply doon sa kanilang mga nire-represent or presentation, something like that. O, kumbaga, in-amend nila yung tanggalin na natin yung ano na yan, yung kumpanyang yan, kasi hindi na pwede dito magtrabaho. Hindi na sila pwedeng mag-deliver. Iniman, in-amend nila ngayon yung kontrata, tinerminate nila. What the heck? That's a promise of legislation. Correct. No internet, pay your internet bills. Diba? It's a simple example. Kalimbawa, ikaw, you're a vendor with me. Now I want to terminate your contract. So I need to amend the contract.
Oh, iti-terminate na kita. That's one example of a of amendments of the company. Hello. Now if they want they don't like me and they are terminating me, okay? I need, you know, they need to amend their bylaws na pinagsasalita nila. Ay nako. Pero puro nasbleed na ako. Ay, wag pinuhin tayo. Diba? Hindi ka pwedeng mag-amend ng isang bagay na verbally only. Diba? You cannot amend anything verbally. Kailangan po yun, nakasaad dyan, nakasulat yan. Ano ba yung in-amend mo dyan? Pinanotaryo mo dyan. Oh, kasi yan, legal documents yan. That's considered legal documents. Really, I'm not good in spoken in Dala. Diba? Talaga. I-amend nila. Saan yung amendments? Wala pa akong ina-amend. Diba? Documented. Correct! Diba dapat documented yun? Anything. Dapat documented yan. Kasi pag nag-a-amend-amend, kaya nga bunganga mo lang yung pinapairal mo, wala yan. Walang sense yan. Hindi yan valid. Ba, ano yan? Trash yan. Nagsasayang ka lang. Diba? Naku, Diyos ko po. Ito ko yung nalelecturean ko kayo tuloy. Ako yung naglelecture na naman, ha? Yan. Asan? Akala nila, lahat ng mga sinasabi nila, ang sagot ay nasa Google. Google! Yeah. Relax, Miss Pretty. Ay, relax ako. Ganyan lang ako magsalita. That's part of my, style. Parte yun ng aking delivery. Paging those using amendments. If they don't know exactly the meaning, but only use the help of Google to pretend they are knowledgeable. Ay, naku, Diyos ka ba? Hindi nga eh. Not that only, Mickey, me, you see. Yeah, they use their Google, but they are not exactly... But they don't know exactly what is amendment means. And they have lack of experience pa. And then, kahit naman sinearch nila, even though they already, search the meaning of amendments, if hindi naman nila they don't know how to use it, di ba? Kung hindi naman nila alam yung paano gamitin and they don't have any experience, paano nila maiintindihan yun, okay? How it applies, how it works, paano yun, di ba? Oh, kung hindi naman nila alam kung ano yung gagawin nila next, they don't know what to do next, anong mangyayari doon? Oo, if you have a mental health, please don't trust Google. Lala. Ako, 1 minute na lang, 2 minutes, 3 minutes na lang, 3 minutes na lang. Diba? Tama. Mamaya, pag-usapan natin itong amendments, ha? Kailangan, i-ready nyo na yung mga answers nyo, ha? May question portion tayo mamaya. Question and answer portion tayo mamaya. Amendments. Okay? Amendments. Google pa mo. Tapos na yung off, yung 30 minutes ko. Meron palang clock dito, oh. I will not use that word, amendments, in my life. I don't know how to explain it. That's what I'm saying. Diba, kung hindi alam, huwag magbanggit-banggit ng anything, especially yung mga legal documents, right?
do not talk anything about legal matters, legal documents, especially if you don't know how to explain it thoroughly, ha? Explain it correctly, kasi mapapahiya ka lang. Let's Google na! Natutuwa talaga ako sa inyo. Diba? Tama ba, Miss Kimmy? Diba? Hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng mag-topic. Hindi tayo pwedeng mag-topic ng anything, especially pag especially pag involved ang legality. Okay? Legal matter, legality, legal words, legal dictionary. Kasi hindi tayo yung taong, ha? Hindi tayo yung taong, okay? At tamang tao na mag-discuss yan. We are not the right person or people to discuss those kind of documents. Okay? Legal documents. Alright? 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 Wow, my quiz! Magpapaalam na ako. Uy, balik na ako sa trabaho ko. Bye-bye. Mamaya. Tuloy natin. Mamaya. Okay. Okay. Let's continue later, okay? Let's continue. That's our main topic. Okay? Mamaya. Dami nang magmagaling lang talaga. That's our main topic. Mamaya, okay? So guys, get ready. Get your pen. Get your pen and your pad. And then, para ano, mochi yan, exactly. Diba? Kailangan nyo mamaya. Ay, hindi, babalik na ako sa trabaho kasi mayayari tayo. Kaya lang naman ako nag-ano dito kasi, bawal kasi yung, may mga bagay kasing bawal eh, na hindi makita eh, sa computer ko. Ayan. Confidential. Kaya nga, inaano ko tong ano, diba? So, babalik na tayo. I-blurred ko lang kasi, may bawal talaga eh. Hindi pwede. Baka makita nyo yung mga ginagawa ko eh. This is tube. Ano? Ayan. Diba? So, ayan mga kaibigan. Babalik na ako sa aking lamesa. At hindi na po pwedeng, ano, baka marami kasing mga legal ano dito. Legal stuff. Eh, baka tayo ay matutrouble. So, later, mga kaibigan, kayo ay magkakaroon ng quiz. Sa club. Alright, bye mga kaibigan. Thank you so much. Bye po, bye. Alright, thank you. Hindi pa awal kasi itong ano eh. 30 minutes lang ako, bye.